Ito na siya mga kasawans, buksan natin. Parehas natin pakita yung kanyang mga pisa, yung laman. Ito yung GX5000 Kibler, 1000 watts per channel. At ito naman yung Joson Saturn. Yung nakalagay niya sa specs sa karton is 1500 per channel. So tignan natin yung kanyang supply, kung sino yung mas lamang sa kanilang dalawa, sino yung mataas yung supply, at doon mag-aalaman kung sino yung mataas ang wattage ng ating amplifier. So ito na yung GX5000 mga kasounds. Ayan. Yan, 100 volts yan.
kasahon si Juson Saturn naman yung ating ititesting. Ayan. So, nakakabit na yung ating wire para sa ating speaker. Ayan. Dalawa. So, ayan siya. So, ito pa rin yung patugtugin natin. Dalawang 1,000 watts, D18. Ayan, D18 yan. Dalawa. So, sukatin natin mga ka-sounds yung speaker. Maka-duda kayo sa size nito. Ayan. D18 yan. Ayan. So, 1,000 watts, D18. Kung kaya ba ni Juson Saturn. So, power on. Volume muna baba natin. Lagi niyong tandaan mga ka-sounds at yung volume. Ibaba nyo kasi para iwas sira dun sa ating gamit. Power on natin. Ito lang, balance. So, isi-select nyo lang dito mga ka-sounds kung mag-Bluetooth kayo. DVD, Bluetooth. Press natin kanina. Ayan. Yung volume natin, ganyan lang. Katulad yung kanina, 3/4. Ayan, 3/4 lang. Dito na tayo mag-adjust. So, dalawang volume pihitin mo dito kasi hindi ka makakapatunog pag isa lang. Okay. 10 o'clock, ganun din kanina. Ayan. 10 o'clock yung ating volume. So, ayan siya mga sounds. So mas malakas yung ano natin mga ka-sounds. Yung GX5000. Ayan, gitna na yan, no? Half. Half volume na yan. Preparing and initiating vocal test. Systems are ready. Testing na natin silang dalawa mga ka-sounds. So, na-notice ko lang dito mga ka-sounds, mas malakas si Kibler GX5000. Kasi nga, mas mataas naman yung supply niya at yung capacitor niya. Medyo malakas yan ang kunti sa Juson Saturn amplifier. Ayan. Si Juson Saturn mga ka-sounds, napakaganda yung tunog niya buo at pwedeng-pwede mo siya gawin pang bass at
si GX5000, pwede mo siya gawing pang mid-high kasi napakalinis yung mid-high niya. At pwede mo rin siya i-base, napakalakas din niya. Pero para sa akin, mas maganda i-base si Juson Saturn kasi matigas yung ano niya, yung bayo niya. At buo yung tunog niya. Ano siya, mabigat siya magdala ng base. Sa lakas mga ka-sounds, lamang tayo sa GX5000 Kibler. Si Juson Saturn mga ka-sounds, pwede mo siya pa-drive ng dalawang 1000 watts. Kaya niya yung dalawang 1000 watts. Basta yung single magnet lang. Or 900 watts. Pwede rin siya sa jackhammer. GH157. Huwag lang yung GH1212. Kasi malakas na yun. Kailangan na yun ng malakas na power ng amplifier para ma-maintain niya yung lakas ng speaker. So si Juson Saturn, pwede siya sa apat na 500 watts. Pwede siya sa GT15. May speaker din naman yung Juson na Kenwood ata yun. Kenwood 15, GT15. So pwede siya sa apat. Or apat na concert yung generic, kaya niya. Basta kung dalawang 1000, huwag mo lang 1000 pataas. Or 2900 watts, pwede na sa kanya. 700 watts, pwede rin. Dalawang 700. Pag nagkabit ka nito ng apat na speaker, kailangan medyo mababa yung watts niya para hindi madali masira si Juson Saturn. Matibay naman yung kanyang mga pisa mga ka-sounds. Original naman. So, kailangan pa rin natin ingatan. Ayan. Kahit gaano pa man yan ka-original, gaano katibay, kung hindi mo siya ma-match sa tamang pag-match niya ng speaker, masisira pa rin. So, si GX5000, ganun din. Dalawang 1000 watts yung kaya niya kasi subok ko na siya sa D18. D18 pa nga to. Yan. Yung voice coil niya 4 inches. Yung voice coil niyan. Kayang-kaya lang niya. Nasubukan ko na to 4 na oras. Pinatugtog. At ito. Tinisting ko siya nung isang araw. Pinatugtog ko. Kaso hindi ko lang nagawa ng video kasi medyo busy. At pinatugtog ko lang para masabay doon sa ginagawa ko. Yan. Si Juson is malakas, maganda. At napakagandang amplifier to, pangmasa. Talagang hindi ka magsisi pag nakakabili ka ng Juson Saturn. So medyo yung comparison natin dito, medyo mataas lang ng konti si GX5000. Pero sa performance, maganda si Juson. Pareha silang maganda. Medyo malakas lang ng konti si GX5000. Kasi nga, dito sa kanyang capacitor, mas mataas siya. At mas mataas yung kanyang supply. Yan. Kasi napansin ko dito sa 10 o'clock ng volume ng Juson Saturn, hindi pa siya gaano kalakas. Pero malakas na rin. Kumpara natin dito sa GX5000 na 10 o'clock yung kanyang volume. Napakalakas ng ano niya, tunog niya. Hanggang doon lang muna ang ating video mga ka-sounds. At napasilip ko sa inyo yung GX5000, yung laman ng GX5000 at yung laman ng Juson Saturn Amplifier. So pareha silang maganda mga ka-sounds, parehas original yung kanilang laman. At medyo may kataasan lang ng kunti si GX5000 kasi yung price niya medyo mataas rin. At yung Juson naman siya yung magandang quality, original at may pangmasa na presyo. So kung ako pabibiliin nyo, Juson Saturn na lang ang piliin nyo kasi may kalidad na mura pa. Pero kung
may budget naman kayo, pwede rin naman yung GX5000 kasi maganda din naman yung quality niya. So parehas ko silang finishing, parehas natin silang sinilip. Medyo may kataasan lang ng kunting value yung GX5000. Hanggang dito lang muna mga kasawang. So subscribe sa ating channel para lagi kang updated.